Good day mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So day 1 po kami dito sa aming bagong project dito sa Lee Garden Subdivision, Solano, Nueva Vizcaya. So bago natin silipin mga idol yung ongoing project namin ay papasalamat muna po tayo ano po sa may-ari po nitong bahay sa tiwalang ibinigay po sa atin ano. So thank you so much po. God bless po and God bless your home. So silipin natin mga idol itong bahay. So unahin na natin dito sa labas ano po. Yan, so ito po yung project ano po. Sa ano po ito, right side elevation po ng bahay. And then front. Ayan, no? Ito. And then garage area, porch. And then left side elevation po ng bahay. Ayan. So pasok din tayo sa loob ano po. So living area, receiving, and then part po ng dining. Then dito naman po master's bedroom. Then may walk-in closet po dito sa master's. Then yung sariling CR niya. So kitchen mga idol, may island counter pa dito sa gitna. Sa part po dito yung island. Then receiving ng room 1 at ng papasok ng common CR. Ayan. Then lababo po dito. Then guest room, kitchen, ay dining pala dito mga idol, dining area. Then kitchen, and then wash area po dyan, part po dyan. So kapag sa simula na nga po kami ano po, so yan, nagawa na namin yung isang lababo ano po. And then ongoing pa itong isa. And then sa isa may mga idol, so sa nakikita ko dito mga idol yung frame po nila ng metal flooring ay ano po, traditional po na framing o yung 2 feet by 2 feet. Hindi naman po ito ano, hindi naman po ito mali ano po, basta yung hanger niya ay nandyan. So hindi na natin ito masisilip pa mga idol kasi natakpan na po ano. So mukhang okay naman. Ang problema lang po namin ngayon dito is yung ano, yung U-cut o V-cut ng kisame ano po. So sarado po yung ginawa po nila. Ayan. So inabutan na po namin na ganyan, hindi po kami yung gumawa dyan. So bale ang ginagawa po namin ngayon para malagyan ng U-cut ano po yung salubungan ng dalawang board. Medyo nag-crack na po, kita po yung mga crack na. So pinagawa ko mga idol, dito ay ganito po ano. So grinded namin po ulit yung sa salubungan ng board ano po. Ayan. So pinalagyan natin ng U-cut ano mga idol na 1/4 para may sisiksikan yung gagamitin naming ANB epoxy ano po. So tapos na po ito dati, na masilyan na, and then sa tingin natin mga idol ay na primeran na rin po nila. So binago na lang po namin at bibitak din lang po kasi malalaki na yung crack niya. And then dito, ganun din po dito, sa hindi pa na masilyan, pinalagyan na lang natin ng U-cut.
Ayan o. Yukat. Dito po sa kabila, mga idol, lahat po nang natapos na ay mapaguhin po namin yung paraan ng pagmasilya. Ito. Ayan. So dito sa living and dining, mga idol, ganun din lang po yung gagawin namin dito. Yung yukat, mahalata naman po. Dito yung yukat niya, may crack siyang konti. Yan na lang po yung susundan namin sa grind ng sander. Yan, may hairline crack na halatado po. Ayan o. Hairline crack, kung mababansin niyo po. Ayan. Yan, kaya dapat mga idol ay may ano po ito, may spacing sana yung board pag nag-install tayo para may sisiksikan ng masilya o yung ipuksi. So isa yan sa dahilan kung bakit ano po may crack ano po. And then sa air ventilation po ng spandrel dito sa labas ay sa tingin natin mga idol ay okay naman, marami po ito. Itong air ventilation ng spandrel. And then sa walls mga idol, nagsimula na rin po kaming magliha ano. So nililiha na namin to lahat. And then primer ulit, then babatakan namin. Marami po yung tama ng ano, nating pintura. So ayusin na lang natin mga idol kung ano yung dinatnan namin ano po. Then yung mga tiles mga idol nandito na, all set na po. Pinakpan namin yung iba. Ito yung papunta sa Masters and Common CR na mga tiles. And then itong natakpan po dito ay ano po ito, tiles, floor tiles po. And then nagpasimula na rin po akong magpabistay para sa tiles po yan, gagamit din sa tiles. And then cuts basin. Ano? Pumuko daw ka, may ako. Hindi pumuko daw ka, may. And then sa cuts basin, dito sa ano, left side ng bahay, pinakakayan na rin po natin ano, para pwede nang sintadaan yung cuts basin dito sa kayong dadaanan po ng tubo. 1 eternity later. Yun mga idol, so hapon na nga po ano, update lang muna tayo ngayong first day ano mga idol. So yung lababo dito sa may kitchen area ay nasimulan na rin po ano. Then dito mga idol, okay na po yan, ready for pouring o buhos na. Kakat ko na lang yung ano, yung sa butas ng sink bago buhusan. So yung kapal yan mga idol ay 2 inch lang naman po, para hindi ka anong makapal pag tinignan. Maski po dito sa may ano niya, buhos po yan na solid. Then meron din po doon. Then dito sa part po dito meron din po. Yan, so sa kabilang room mga idol yan, na ano na rin po, na grind na rin po yung mga rivet na lumitaw. Then yan o, meron na siyang yukat. Pinapadaanan na nito ano yan, ng scoring knife at saka ano, grinder, para may siksik namin yung masilya. Maski po dito sa ano, kitchen area, paluluwangan namin yung yukat ng board. And then nandito na yung isa, nandito na po. Yan o. Then sa wall mga idol,
ang maliha na rin po yung mga rooms. Okay na po ito. Okay na rin po yan. Ready for masilyo na lang po yan. Yan mga idol. So yan yung update. Ano po ngayong unang araw po namin. So medyo marami din yung ating natapos. Ano po. Na kahit na first day. Alam po naman yung karamihan po yan. Mga idol, pag first day ay more on preparation. Pero kahit ganun pa man mga idol ay marami din. Marami pa rin yung ating natapos. Ano po. So abangan niyo po yung tropang idol po dito. Ano po, marami tayong maibabahagi dito sa tiles and then sa granite pa siguro mga idol. And then kung paano natin ayusin itong sa pintura niya. Ano po, pagkat yung mga pumutok ang problema natin, yung mga yukat niya na crack na. Okay, so hanggang dyan mga idol. Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.